Hi, so what is up mga kayemlads? Good morning guys. So ito, nagka-try tayo ng different method para ibalik yung kanyang operating system nitong Android nito or yung kanyang firmware na tatawag. Okay, so bali, history issue nito is nag-custom ROM yung may-ari. So ayun, ganito yung mga nangyayari guys once na nagko-custom ROM tayo sa ating mga devices. Nagkakaroon tayo ng different encounter like nag-stuck on logo, nagbo-bootloop lang siya, or nag-bubutlop naman siya sa fastboot. Okay, so madaming error. So, meron din yung mga nadeded na, kaya medyo risky talaga guys yung pagko-custom ROM. Pero, as long ganyan pa naman, kagaya nito, naka-fastboot pa siya, kaya pa natin niya ayusin. Or, basta na pupunta natin siya sa EDL mode niya. Okay, so, as long gusto nyo iwan yung device nyo dito, pag-aaralan ko yun guys, then gagawin ko yung different method or way para maayos natin yan. So dito, nagtatry muna ako dito gamit yung EDL mode kung kaya ko ba siya, kaya kong ipasok yung kanyang firmware gamit yung EDL mode. So gumagamit din ako ng different tools para matry natin kung gagana yung mga tools na meron ako dito. So wala akong ganong paid tools dito, bali mga ibang software lang ang ginagamit ko. So sa mga tools, hindi kinaya, bali nag-manual na lang ako ng ginawa sa pagpapasok ng kanyang firmware. So dito, nagtatry lang ako dito dyan guys. Napansin ko lang, grabe pala yung mata ko dyan. O, trick na trick dun sa ginagawa ko eh. So dito, nadali natin siya sa fastboot na ipasok na natin yung kanyang firmware. Ayan. So inaayos na natin siya or pina-flash niya na mismo yung kanyang firmware dun sa ating Redmi 7A. Ayan. So dito, pinapakita ko lang siya. Ayun na nga, so dito, syempre, papugi muna ng konti habang nag-aayos. Syempre guys, dapat pugi tayo nag-aayos, diba? Ayan, so pinapakita ko dito yung ginagawa ko dyan. Then, eto na nga, balik ko rin doon sa pag-ano naman. And finally, tapos na natin maipasok yung kanyang firmware at nagpakita na yung logo ng MIUI ng Redmi or mga Xiaomi devices. Ayan, makikita nyo dyan. Medyo matagal pa yun mag-boot kasi naglo-loading pa lahat. Okay, di pa totally tapos yan. Ganyan muna lang siya. At ayun na nga, tumuloy na siya dito. Ayan, as you can see, naglo-loading na yung unang nagpapakita once na nire-reset natin yung ating devices. Ayan. Ito na yung kanyang startup ng kanyang firmware. Ayan, MIUI 12.5 yung ating pinasok na version niya. Okay, so next lang dyan. Turn na lang. Yan guys, sa mga may ganitong problema, pwede nyo copyin. Wala nito ang SIM card. Skip na natin. Yan guys, pimira ako sa mga nagko-custom ROM dyan at nagka-error kayo. Pwede nyo akong PM at ayusin natin yan guys. Ayusin natin ito. Yan. Fix natin. And finally, complete na guys. Na-fix natin yung nagbo-bootloop lang siya sa fastboot. Okay. Pag mga ganyang problema yan guys, kaya pa natin ayusin yan. PM nyo lang ako. Okay, or mga stuck on logo, logo lang papakita ganun. Okay, so PM nyo lang ako guys. Try natin gawa ng paraan. As long iwan nyo sa akin yung cellphone guys ha. Kasi sa ako kasi, hindi ko siya actual na ginagawa. As in, naglalaan muna ako ng time para i-review kung paano ko siya ayusin. Also, syempre gagawin natin yung iba't ibang method. Kasi hindi lang naman isang method yung gagawin natin dyan. Bali, ina-explore pa natin kung ano pang mas magandang way para maayos natin yung device nyo. Okay, so as long hindi siya hardware issue, kaya natin yung ayusin. Okay, kasi hardware issue, pag hardware kasi pinag-aaralan ko pa lang yan, medyo kulang din ako sa tools. Okay, kaya more on software tayo na problema guys, or basta about computer problem, PM nyo lang ako, dito ako para mag-servisyo sa inyo. So yan, hintayin lang natin magpakita yung kanyang home para okay na. Okay guys, and so finally okay na tayo sa ating Redmi 7A. Yay! So okay na siya. Nagawa na natin ng himala na naman guys. Okay, so tiwala lang tayo sa mga himala. Agree. All goods naman guys. Okay. Try natin sa kanyang sound. Wala naman akong ginalaw dyan kaya.
exposure, nakadepende na lang sa may-ari yan. Okay, so all goods guys, PM nyo lang ako sa mga gusto magpa-ayos dyan. Thank you! At dahil okay na ang lahat, ito, binabalik natin yung kanyang board kasi kaya ko binuksan pala yan guys kasi nag-try ako ng EDL mode. Okay, so sa mga tingakakalam yung EDL mode, so search nyo na lang. Pang emergency, ano yun, emergency download mode yun, okay? Yung ganon, kaya binuksan ko yung kanyang back or tingnan ko yung kanyang motherboard. So, nandali naman natin sa passport kaya, at saka okay na din yung ating device kaya binabalik ko na dito yung kanyang cover ng kanyang motherboard. Siyempre, babalik natin yan mamaya sa ating client. So, pin nyo lang ako guys sa mga gusto magpa-ayos dyan. Yan, all goods na guys. So, pin lang sa mga ipapa-ayos. Thank you!